Ito na, kaibigan, ang ating ginataang isda o ang ating ginataang tulingan. Ito na po ang ating fresh sili from the farm, mustasa galing sa ating hardin at saka ang talong na galing din po sa ating kapaligiran. Ginamit natin ang mga sangkap na available po dito sa ating kapaligiran. Ultimo po kahoy na nakatipid dahil sa gatong, sa gasol, sobrang mahal po. Ito na po siya, sobrang sarap. Tikman na natin! Tinan nyo po, malambot na po yung ating isda at ang ating punggulay ay katamtaman lang ang pagkaluto. Salamat mga kaibigan sa muling pagkikita natin sa ating susunod na video. Abangan po natin. Bye-bye! Good morning mga kaibigan. Ito po ang ating ginataang tulingan. Kung makikita nyo po ang ginamit natin dito materyales ay napaka-practical dahil sa sobrang mahal po ng ating gasol ngayon, ang ginamit natin ay kalang de kahoy. Ito po ang ating kahoy ay galing sa kapaligiran dahil madami tayong puno dito sa paligid. Ito po ang ating pinaglulutuan sa ngayon. Ito po ang ating ginawang kalan ay siramplanggana na nilagyan natin ng lupa. At yung pong ating pansalo sa ating kaldero, kung makikita nyo po, para hindi masyadong ulingin ang ating kaldero, yan po ay gawa. Yan po yung lumang, luma po siya na planggana. Ginawa po natin, binutasan natin sa gitna para sa mismong ilalim lang ng kaldero ang mapupunta yung apoy. So bubuksan po natin mga kaibigan. Yan. Ito na po ang ating sinaing na tulingan. Mamaya po, lalagyan natin yan ng gata. Kung makikita nyo po dyan, andyan na po yung sili, tamyas, sibuyas, bawang, luya. Nilagyan din po natin siya ng suka. Ito po. Hinugasan po natin mabuti ang ating isda. So, yan po. Ngayon po, paiga na siya, pero lalagyan ko po ulit siya ng tubig para magkaroon po ulit siya ng, para lumambot po yung ating tulingan. Tapos mamaya po, pag malambot na, lalagyan po natin siya ng gata at saka iba pang gulay. Ito po, medyo na kailang araw na tayo nag-harvest ng sili. Meron tayong siling haba at siling pang lomi, yung ginagamit po natin sa lomi. So, naka-harvest na po tayo sa farm. Ayan po, pwede natin yan ilagay sa suka. Hugasan lang po natin at saka gagayatin. Titimplahan pa ng ibang lahok. Yan po, ito po ang ating ilalahok mamaya. Ito ang ating mga gulay. Sariwan-sariwa galing sa ating hardin. Meron po tayong tanim na mustasa. Ito po, dito po tayo kukuha ng panlahok na mustasa. Actually po, naka-insert lang po siya sa mga halamang namumulaklak. So, para may panggulay, nilagyan po namin ng halamang mustasa sa paligid. Meron din po tayong ilang puno ng talong. Bukod po dun sa nasa farm, meron po tayo dito sa ating harapan. Para kung kailangan natin sa gulay, o sa panlahok, sa isda, sa sinigang, yan po, meron po tayong maaani. Kasalukuyan, meron siyang isang maliit na, yan, ito po yung ating talong. So, pwede natin niyang ilahok mamaya. So, meron din po doon ibang talong. Yan, nakaano lang po siya sa ating paligid. So, simple lang po ang ating buhay. Kaya, simple lang ating mga panlahok na kukuha sa hardin. Ito ang niyog natin, kinakayod na siya. So, ganito ang buhay, ang pagkayod sa bukid. Simple paraan lang ano. Meron kang kayuran. Yan, tapos niyog na galing sa ating puno. Yan, dinagdagan po natin ng tubig para mamaya malambot na po ang ating isda bago natin lagyan ng gata. Yung gata po natin ngayon ay kasalukuyang kinakayod para mamaya po lalagyan natin ng konting tubig na mainit at kukunin natin yung unang gata. Yun po ang ating isasama kasama ang ating talong at mustasa. Nangangamoy isda na! Masarap! Ito na ang ating mustasa. Kinukuha ko lang yung dahong malalaki, hindi ko talaga binubunot yung ugat para tutubo pa rin siya. Meron tayong makukuhang gulay.
Ito na ang ating niyog, nakayid na. Lalagyan natin konting tubig at saka ilalagay natin sa ating isda. Ito na po yung ating gata galing sa ating piniga. Dito, mula po dito, nilagyan natin siya ng tubig na mainit. Tapos, nilamas po natin hanggang sa sinala natin at ito na po yung ating fresh na gata. So, ito po yung ating hinarbas kanina na mustasa at saka talong. Ilalagay na po natin siya mamaya. Ilalagay na po natin ang ating gata. Ayan. Antayin lang po natin maluto ng konting oras at ilalagay na po natin ang ating mga gulay. Ito na po yung ating gata na ilagay na po natin. Ngayon naman po ilalagay natin ang ating talong. Unahin natin yung talong kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa ating mustasa. Po ang ating talong, kumukulo na siya. Tatakpan po natin muna habang para po maluto agad yung talong at ilalagay po natin ang ating mustasa. Mabango na. Ito mga kaibigan, medyo luto na yung ating talong kaya nilagay ko na ang ating mustasa. Tataklubang ko siya at ilang minuto lang, eto na, matitikman na natin ang ating ginataang isda. Eto na, luto na ang ating pagkain. Ngayon naman, ipiplating natin. Tara na! Eto na, kaibigan, ang ating ginataang isda. O ang ating ginataang tulingan. Eto na po, ang ating fresh sili from the farm. Mustasa galing sa ating hardin. At saka ang talong na galing din po sa ating kapaligiran. Ginamit natin ang mga sangkap na available po dito sa ating kapaligiran. Ultimo po kahoy na nakatipid dahil sa gatong, sa gasol, sobrang mahal po. Ito na po siya. Sobrang sarap. Tikman na natin. Tinan nyo po, malambot na po yung ating isda. At ang ating punggulay ay katamtaman lang ang pagkaluto. Salamat mga kaibigan sa muling pagkikita natin sa ating susunod na video. Abangan po natin. Bye-bye!